The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?" My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. "Seek and you shall find, knock and the door will be opened to you." Ang panalangin po ay inihahalintulad sa isang paghahanap. Tayo ay naghahanap sa Panginoong Diyos. Siyang ating hinahanap tuwing tayo magdarasal. At kapag ka natagpuan po natin ang Diyos na ating hinahanap, makikita natin na ang Diyos pala ang unang naghahanap sa atin. Saan po natin hinahanap ang Panginoong Diyos? Sa iba't ibang mga bagay o pamamaraan. Maaring hinahanap po natin sa ating panalangin ng Panginoong Diyos sa tuwing tayo po ay tumatahimik na mag-isa in solitude. Maaring hinahanap natin ang Panginoong Diyos katulad ng mga seminarista na masusing nag-aaral. Sa pag-aaral, pwede po nating matagpuan ang Panginoong Diyos. Maaring hinahanap natin ang Panginoong Diyos sa ating pang-araw-araw na paglilingkod sa ating kapwa. Maaring hinahanap po natin ang Panginoong Diyos sa tuwing tayo nagmamahal. Hinahanap natin ang Panginoong Diyos. Isa po sa modelo naming mga Dominican ay si Maria Magdalena, sapagkat si Maria Magdalena ay naghahanap sa ating Panginoong Hesukristo. Madaling araw, pumunta siya doon sa libingan. Hinahanap niya ang katawan ng ating Panginoon. Hindi niya natagpuan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bandang huli, nakarinig siya ng tinig, "Maria, si Jesus ang nakahanap sa kanya." Ganun po ang ating pagdarasal. Meron kong mga kaibigan na nagsasabi, "Ano ba naman yan? Ako'y nananalangin, pero parang wala ang Diyos. Hindi ko natatanggap yung aking hinihiling." Ang katotohanan, ang Panginoong Diyos ang nakakatagpo sa atin, katulad ni Maria Magdalena. Sinasabi ni St. Catherine of Siena na desire itself is a prayer. Kapag ka tayo nananalangin, meron tayong malalim na damdamin na nais nating matagpuan kung ano man ang ating hinahanap. But ultimately, ang hinahanap talaga natin ay ang Panginoon. Siyang ating desire. Kapag kayo po'y nagdarasal, ano po ba ang desire ninyo? Maaring nasa level po ng material na bagay. Maaring ang desire ninyo, ang binubulong nyo sa dasal, ay nasa level ng physicality. Tungkol sa ating katawan, mapagaling tayo sa ating karamdaman, tungkol sa ating mga pangailangan na material. Hindi po kaya't
Baka kaya hindi natin natatanggap ang ating hinahanap e sapagkat gusto ng Panginoong Diyos na palalimin pa ang ating desire. Na ang ating hanapin ay siya mismo, ang Diyos mismo, ang hanapin natin at hindi lamang yung mga bagay na kaya niyang ipagkaloob sa atin. Hindi po kaya pinapalalim ng ating Panginoong Diyos ang ating mga isip at damdamin? Sapagkat tuwing tayo mananalangin, ang atin namang dinidesire ay marahil yung mga bagay na kayang-kaya namang ibigay ng Panginoong Diyos. Pero baka hindi Diyos mismo ang ating hinahanap. At ang Diyos na ating hinahanap sa ating kasaysayan ay nagkatawang tao at nakipamuhay po sa atin. Siya'y nakipamuhay sa ating mga kaibigan. Siya'y nakipamuhay sa ating mga kapatid. Siya'y nakipamuhay sa ating pamilya. Siya'y nakipamuhay sa lugar na kung saan kayo nagtatrabaho. At maaaring siya rin po'y nakipamuhay maging sa ating mga kaaway. Kung Diyos na ating hinahanap sa ating panalangin ay nakapamuhay sa atin, baka po ang sagot sa ating mga dasal ay nanduro na sa ating mga kaibigan. Baka po ang sagot sa ating dasal ay matagpuan natin sa ating sariling pamilya. Baka po ang sagot sa ating dasal ay nanduro sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. O baka po ang sagot sa ating dasal baka nanduro sa ating kaaway. Si Maria Magdalena, nung matagpuan niya si Jesus at matagpuan siya ni Jesus, ay tumakbo doon sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kami pong mga Dominican, tinuturing natin namin siyang patron, no, ng Dominican Order, sapagkat siya ay tagapagpahayag, unang preacher ng mabuting balita, no, na ang Diyos ay muling nabuhay. At ang sabi ni Maria Magdalena, I saw the Lord. Nakita ko ang Panginoon. Sa ating panalangin, dapat din po siguro nating mabigkas yun. Na nakita ko ang Panginoon. Nakita ko siya sa pamagitan ng ating kapwa. Nakita ko siya sa aking pang-araw-araw na paghahanap buhay. I saw the Lord. Nakita ko ang Panginoon maging sa aking kaaway. So ang pagdarasal natin ay paghahanap natin sa ating Panginoong Diyos. Seek and you shall find. Ang panalangin po ay isa ring pag-asa. Prayer is hope. Nakakita na po ba kayo ng mahabang pila ng mga taong naghihintay ng bus, naghihintay kaya ng jeep o sa Maynila, mahabang pila sa LRT o sa MRT. Naghihintay ng pagdating ng bagon ng tren. Sila'y tanda ng pag-asa, nakapila ng mahaba sa bus station sapagkat sila'y umaasa na ang bus ay darating. At sigurado namang dumarating yung bus, hindi po ba? Sila'y nakakasakay. Sa panalangin, tayo po ay merong pag-asa sapagkat nare-realize natin na lahat ng mabuting bagay na mayroon tayo ay galing sa Panginoong Diyos. Anong bagay ang meron kayo na hindi galing sa Panginoong Diyos? Lahat ng kabutihan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ito po'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nare-realize natin tuwing tayo tatawag sa Panginoong Diyos na siya ang source ng lahat ng mga bagay na nais natin. Ang panalangin po'y counter-cultural. Ibig sabihin po nito sa ating lipunan, nababalot tayo ng isang kultura na kung saan maring iniisip natin lahat ng bagay ay nabibili. Lahat ng bagay ay mayroong presyo. Pero sa panalangin, ang nare-realize po natin, hindi pala lahat ng bagay ay pwedeng mabili. Hindi pala lahat ng bagay ay merong presyo.
tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon sa tuwing tayo nagdarasal. It is countercultural na realize natin na sa panalangin, anumang ating matatanggap ay regalo ng Panginoong Diyos. Hindi isang bagay na ating pinipilit sa Kanya. Hindi natin binabago yung kalooban ng Panginoong Diyos. Sa panalangin, umaasa lang po tayo sa kung ano ang Kanyang ibibigay. Tayo ba'y dapat na magreklamo sapagkat ang tagal-tagal naman? Tayo ba'y dapat na magreklamo sapagkat waring hindi dumarating? Kung marirealize natin na ito'y isang regalo, kayo po'y marunong magregalo. Hindi kayo pinipilit tuwing kayo magre-regalo. Ganun din naman ang Panginoong Diyos. Hindi po natin siya pinipilit. Tayo lamang ay nagsusumamo sa Kanya na ibigay niya sa atin yung ating pangangailangan. Kaya nga sa tuwing matatapos ang ating dasal, tinatapos natin salitang Amen. Na ibig sabihin ay siya nawa kung ano ang kalooban mo, Panginoon. Siya nawa po ang mangyari sa buhay ko. Amen. Tayo patuloy pong manalangin sa Panginoong Diyos. Siya'y nangangako na ang Diyos ay mas mabuti kaysa doon sa masamang ama. Kahit nga yung masamang ama ang sabi, nakakapagbigay sa kanyang anak, ang Diyos pa kaya na napakabuti ang hindi magbibigay ng ating pangangailangan. Tayo po'y patuloy na hanapin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Siyang higit mahalaga. Patuloy po tayong umasa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. At tayo po ay maging isang simbolo sana ng isang komunidad na nagsasabi sa ating lipunan, hindi lahat ng bagay ay pwedeng mabili. Kung anumang meron tayo ay biyaya, kaloob, regalo sa atin ng Panginoong Diyos.